Today's best music. Magic 89.9. Hello, everybody, and welcome to another Wednesday. Welcome to Magic 89.9. For those who are listening on radio, and for those who are working from home, thanks for tuning in. For those who are watching on Facebook Live, magandang hapon sa inyong lahat. On Twitch and on the Kumu app, watching us live right now. It's Wednesday, and I'm here. My name is Boom, which means we have the chat room going on, and today is live drive sessions day with a good friend of ours who we've had for many years, and I want to catch up with him. I have not seen him in a while, and I have not talked to him in a while, but we always get to listen to him or watch him on his YouTube channel and his new sessions on his own, because he does his own series of kantahan at kwentuhan. Kasama natin ngayong hapon, Johnoy Danao. Hello, Johnoy! Hey! Uno! Hello, Boom! Kumusta? How are you, man? Ganda nung t-shirt, oh! Long. Makita mo naman Siyempre. Handa ako dyan. after 10 years. Congratulations. Salamat, pare. parang championship talaga namin to. For sure. Yeah. Claim it and enjoy it. Johnny, of course, is a big Lakers fan, for those who don't know. And welcome to the show, pare. Kamusta? I wanted to ask, I'm going to ask you the same thing na tinanong ko kila Ebe, kila Clara, kila Quest, kila Keiko sa simula, bago kami nagsimula ng show. What was 2020 supposed to look like for you kung hindi nangyari ang pandemyang ito? Well, dapat ay maglalabas ako ng few more songs, new songs, and then gigs. Yun talaga yung ginagawa ko for my entire life. Of course. Gigs talaga, and shows sa mga bars, regular shows sa bars, gigs with Ebe and Bullet, 3D. 3D. Hopefully, yeah. And yun eh. Yun yung nawala talaga. Yung makita mo yung mga taong nanonood. Nakamiss actually. Ay, sigurado. I'm sure. But was there any parang major plan ba or trip or na medyo na set aside ng konti? And when I talk about trips, whether work-related siya or personal. Teka. Yung wife ko yung nakakaalam ng mga ganyan eh. Parang wala akong maalala. Wala. Oo. Wala. Parang wala akong maalalang nakaplano ngayong taon. So far at least, at the very least. So far, so yes. So full gigs yes. talaga. Mm. And, full gigs talaga yung ano. Yes, go ahead. Sana, ano naman ngayon? October na. So dapat, hindi, mag-off season. Dapat malapit na magsimula ulit yung NBA. Alam yun, aabangan mo na naman. So, yung mga sports events yung medyo nakakapagpasaya sa akin ngayon, actually. Oh, buti bumalik, ano? Mm-hmm. Malaking bagay. Kamusta ka? Nung nangyari yung itong pandemya, we obviously see you, obviously, on your, you know, Instagram and all that. But mm-hmm. At the beginning, pag-usapan natin yung simula muna, March and April. And I'm always interested to find out, you know, how do you cope and how did you take it? At ano yung, kung medyo na nadali ka ba in terms of your, you know, your mental side of things, your psychological side. Oh, definitely, man. I'm always interested to find out, especially from artists like you guys, who constantly try to create, di ba? And write and sing and all of these things. Wait lang, bro. Ah. Pwede ba tayo mag-ano muna? Charge. May nakalimutan akong... Game lang! Oo, may nakalimutan akong charge ilagay. Charge ka muna. wait lang. Sige lang. We're talking to Johnoy Danao, who is with us here in the chat room, the live drive sessions. He will be singing a few songs for us. Don't worry, some of the favorites that you always look out for. He's going to be singing that.
Plus, pag-uusapan natin yung mga ginagawa niya ngayon. At mga binebenta niya ngayon. Yan! Ito na, balik na ako. Okay, okay. Welcome yan, back. Yan. So anyway, what was I... Oh, so yeah, the first 2 months when the pandemic hit you and your wife, you got cooped up with your beautiful dogs, of course. Buti na lang, I guess. But generally, kwentuhan mo kami, anong epekto sa'yo? Anong nangyari? Well, unang-una, syempre yung mawawalan kami ng trabaho actually. Yun yung medyo yung anxiety level ko noon ay medyo tumaas talaga. And buti na lang, alam mo yun, sa mga panahon na to, kailangan mo talaga ng partner. Medyo mahirap mag-isa. So, buti na lang nandiyan yung wife ko, alam mo yun, masasandalan mo. Kailangan mo ng masasandalang tao talaga. And then, plus, yung dalawa naming aso na nagpapasaya sa amin araw-araw. So, nung first 2 months talaga, diagnosed kasi ako as meron akong mild anxiety disorder, sabi ng doktor ko nung... You do, ah? Kasi meron, oh. Matagal na to. Pero yun, medyo yung anxiety mo nga ay ano mangyayari? Ano hanggang kailan to? Obviously matagal pa yung manunumbalik yung sigla ng industry nung live shows. Pero yun nga, buti na lang, meron akong taong masasandalan, meron akong mga dogs na nagpapasaya sa akin. Araw-araw. Right. I'm glad that you brought up the the mental health side of it. Kasi I've also had, you know, guests, and I actually had an episode that was dedicated to mental wellness and mental health. Yes. Matagal na ba to, if you don't mind me asking? Well, yung first episode nangyari yata mga, if I'm not mistaken, 3 years ago. So yun talaga yung parang major episode. So doon ko nalaman na meron pala akong ganun. Tapos recently lang, habang tumutugtog ako live for a private show, sa Zoom actually, yun. Bigla na lang parang hindi ako mapapakali. Tapos yun siyempre, ibang klase, hindi mo malaman kung saan siya manggagaling eh. Like bigla na lang siya nagpo-perform ka? Habang nagpo-perform ako. So siyempre yung kaba mo na grabe. Wow. Ibang klase. So yun, buti na lang private show na nakapag-excuse ako dun sa client. Na-explain ko naman sa kanya yung nangyari. I had to go to the hospital kasi naramdaman ko na naman eh. Okay, so that bad, ah? That bad in the sense that you had to kind of up and go straight to the hospital. Okay. That's right. Pero namamanage naman. Before that, yung last episode na yun, namamanage ko na eh. Siguro nag-ipon-ipon lang sa utak ko. Yun nga yung nangyayari ngayong taon. Siyempre. Sabi ko nga, brother, tawag dito, parang namamagnify eh. I've said this on this show before, di ba? Na parang, kung yung mga hindi diagnosed with any kind of, mental wellness issue or mental health issue are feeling bouts of anxiety during the pandemic, imagine yung mga meron na. So, that gets magnified by 100 times. And siguro that explains yung nangyari sa'yo na parang, diba, nagperform ka and how do you cope with it? Like when you went to the hospital, if you don't mind me asking, I'm a Johnoy, if you're not comfortable it's okay. Story natin. Well, I had to talk to my doctor again kasi medyo matagal ko na siyang hindi na nakakausap actually. So, yun, nagpa-confine ako for a few days para lang ma-check kung, kasi yung anxiety kasi, gumagawa ng mga eksena sa utak mo na sa totoo lang hindi naman talaga mangyayari. Ina-anticipate mo lang na mangyayari. Kaya kailangan ko siyang makausap ulit. So
tinigil ko na yung medication. Right. Matagal na hindi na ako nagme-medicate. Eh. So right. I had to do that again para lang. Pero konti lang para lang ma hindi siya ano. Mild lang 'yon. Well, two things. First is I'm happy to hear that it is mild, and the other thing is I'm happy to hear that you're the kind of person na you want to talk about it. You go to your doctor, you talk about it. Kasi alam naman natin marami, whether sa industriya natin o hindi, Johnoy, na parang ayaw nilang pag-usapan, di ba? In a previous episode that I had here on the show about mental health wellness and advocacies, it is sometimes termed or perceived as a weakness din kasi, di ba? That's may stigma right. Talaga, may social stigma. So the fact that you are, you know, quickly you want to talk about it, quickly you want to address it, and you know, you don't. I'm okay talking about it actually. That is a great thing, yeah. And I'm sure not just for you, it's great for people out there to think that okay. Hindi lang tayo. I mean, maraming naapektuhan. Nakakatulong kasing makinig din sa mga taong gustong magsalita. Like ako, nung hindi ko pa alam na meron ako, ay nung first na na-diagnose ako, every time makakakita ako ng posts about it, talagang nakakatulong. Mm. Yung mga taong nakaka-experience ng ganito. Mm. Nakakatulong. Hindi lang nila alam, marami silang natutulungan ang mga tao. Mm. For engaging, for posting about it, for informing people about it. Correct. And hindi mo rin alam, pare, dami mo natutulungan. Ngayong hapon na to. For people are hearing this for the very first time, I'm sure you are helping a lot of people out there. Malaking bagay din siguro pagkakakanta, no? Ay, definitely, man. Although sure. Yung minsan yung medyo ano yan eh, yung pagkakanta, yung pagpo-perform kasi nakakadagdag actually ng anxiety. Lalo na kung gig siya. Oo, yung nasa tapat ka ng audience and everything. May nanonood sa'yo. Pero after a few songs na nasanay na ako dyan na ganun talaga, meron ka ba sa first few songs. Pero nasanay na ako dyan. Pero okay lang kasi alam ko kumakanta lang ako, wala namang mangyayari sa akin or something. Ano natin ha? Sige, pag-usapan natin yan. Marami pa tayong pwede pag-usapan dyan sa angulo na yan. About performing online, about performing in front of a camera, about talking in front of a camera dahil yung mga sessions mo ngayon na that you have launched for yourself, di ba? We'll talk more about that. For those of you just tuned in, Johnoy Danao. Hello guys, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, kumusta kayong lahat? Kamusta? Mula ibang bansa. Yung mga nag-message, magandang hapon. Oh. You wanna treat them to our first song? Oh, sure. Sige. Tapos usapang basketball din tayo mamaya. Johnoy Danao, Magic 89.9. Pamagat nito ay buntong hininga. Yun. Kailangan nyo rin paminsan-minsan magbuntong hininga lang. Ayos na yan. Ayos na ang lahat. Sa dinami-daming tao sa mundo, may nag-iisang para sa'yo. Kanyang pupunan ang iyong pagkukulang. Siya ang sasalo anumang ibato ng mundo. Ang iyong pag-alala, kanyang mapapakalma. Ang dating ayaw mo, ika'y magkakagusto. Ang isa'y dalawa, kayong dalawa'y iisa. Saan ka man magpunta, ding hindi ka na mag-isa. Kaya pagal na puso, wag na wag susuko. May hihilom sa mga sugat mo.
Sa iyong mga patawa ay di ka napapalya. Siya ang tanging bangka pagbaha ng iyong luha. At pag naliligaw na, kamay niya ang iyong mapa. Siya ang antipara pag malabo na ang iyong mata. Kaya saradong puso, buksan muli ang iyong pinto. May kakatok, may kakatok balang araw. Sa dinami-daming tao sa mundo, abay akalain mong tayo ay magtatagpo. Katugmahang puso, sa wakas simula na to, buntong hininga, buntong hininga, magbuntong hininga. Kaya muna tayo, Johnoy Danao. Walang kakupas-kupas. And buntong hininga. Alam mo, yan ang maganda sa tugtugan eh. Some songs, obviously they last, they're timeless, they become, you know, classics. But more than that, yung theme, yung message, minsan talaga magre-resonate sa ibang, you know, sa ibang panahon, sa ibang taon. And it still applies, right. Diba? When you isipin, listen to the song. Isipin mo yung mundong walang music, no? Hindi ko maiisip. Mahirap yan. Mahirap. Sobrang hirap. Parang, what? Doesn't make, yeah. It wouldn't be, I don't know, it's not just about color, pero it's life in itself, diba? That's right. That's another way of documenting history and that's right. Mm. You know what I mean? Para siyang other than books and all of these things, it's also personal history of you learn from songs, you learn ano pa ba? Napapamahal ka, right? Marami kang pwedeng emotions. Explore emotions. Oh, naiiyak ka, sumasaya ka. Ang galing eh. Ang galing talaga, yeah. Bro. I mean, and I'm sure, pare, nakatulong yung tugtog mo sa maraming tao during this whole pandemic, regardless of whether it's an online gig or yung mga unreleased singles pa na ilalagay mo sa YouTube, na demo, di ba? May pasok ang demo, yep. Dito, or nasa kotse ka, kakakanta ka ng konting Up Dharma Down, yeah, di ba? Yeah. May mga ginagawa kang ganyan, and that's it's a gift to everybody listening. Johnoy Danao with us here, Magic 89.9 on Facebook Live. Thanks for watching on radio, on Kumu, on Twitch. Maraming salamat for those salamat. Tuning in. So nasanay ka na ba dito sa online thing? And now, parang nag-host ka na rin sa dapat hapon sessions mo. Tell me about that. How did it come about? Why did you think about it? How's it going so far? Well, number one answer sa question na kung nasanay na ako, hindi pa ako nasasanay. Hirap masanay. It's really, really awkward paminsan kasi mag-isa lang ako dito sa kwarto eh. Right. So, isipin mo yung difference nun from yung nakaka-interact mo talaga personally or face-to-face yung nanonood. Like, iba talaga yung energy. Yung performance kasi, boom, yung energy nanggagaling din sa crowd, oh, eh. Nanggagaling sa nanonood eh. So, yun,
parang katulad nga nung sinabi ng mga basketball players dun sa NBA bubble, you have to manufacture your own energy. Kaya yung mga ibang players na nasa bench, talagang sobrang yung pag-cheer nila sa teammates ay ibang klase, kasi doon sila kukuha ng ano eh, ng parang saan yung ingay, nasaan yung ingay na yan, nasaan yung ingay ng pagpasok ng tresko na yon, correct, di ba? Hahanapin mo yun eh. Ganun din sa live performance, yung hindi naman yung palakpakan, hindi naman yung pag yung basta yung crowd lang na nakikita mo sila na nasa harap mo, iba-iba talaga, man. Iba talaga. So, hindi pa rin ako nasasanay kasi, number one, yun nga, walang crowd, and then, you have to talk actually. Yun. I hate talking, man. At least, really. kaya, kita mo, minsan, meron kang mga ganyan. I remember you did an Esquire thing, at tapos yung dapat happen sessions mo. Mag-isa ka lang eh. Wala kang... Pero sobrang awkward ko talaga, man. Like, yung dead air na sinasabi nila, nako, napakarami kong dead air. Kaya nga, tatanungin sana kita, pare, na parang, so, yan, pakiramdam mo parang DJ ka ng konti, no? That's right. So, it's that sasabihin ko next? Correct. It's that idea, Johnoy, na parang you're talking to no one, but you're talking to everyone. Kayo, sanay kayo kasi ito yung ilang taon yung ginagawa. Ang galing nga. Eh. Sabi ko, paano nga kaya nila ginagawa yun? Kausap nila yung tao, pero... totoo lang, mag-isa lang sila dun sa booth. May topak kasi kami lahat eh. Kaya pwede kami makipag-usap sa sarili namin eh. yung feedback kasi pag nasa live ka, 'di ba? Live show, kausapin mo yung crowd, may reaction kang makukuha kagad, like instant. Right. Dito, kailangan mong anong reaction nila? Makikita mo, okay, nag-like sila, nag-heart sila. Oh man, iba talaga, nakakatawa minsan kasi ano na yung susunod kong sasabihin? Kanta na lang ako ulit. But your fans are, ito, they're all messaging and they're all congratulating you and telling you na no matter what you think about dead air and all that, they're all congratulating you for doing a great job. They love Dapat Hapon Sessions. Bakit mo naisipan bigla after what, 6 months? Kailan ba yung first August? Yung first episode ay pangatlo na yung last Sunday. Yung pangatlo na yun eh. June yung first episode. So, every other month ko lang siyang ginagawa. Every other month. Kasi nakakapagod din yan, pare. Nakakapagod. Hindi siya nakakapagod. Parang ayaw mo din na nandyan ka palagi. Magsawa sila na ikaw lagi. May ganong thought process na, baka naman wala nang manood. Alam yung ganong palagi. No, of course. Kung of palagi course. Kang nandyan. Of course. You have course. To... Mamiss ka rin, konti. Mamiss ka rin. Magpamiss ka ng konti. Kumbaga. Oo naman. Mm. And how's it going so far? I mean, after 3 sessions, how are you with it? I know you sing a lot of songs, random. Masaya ako, man. Isa yun sa mga nilulook up to ko na araw, yung Dapat Hapon Sessions. Kasi nice. From Instagram, Facebook, and Twitter, dun ko nakikita yung gusto nila mag-request ng songs. Correct. Ito, Johnoy, barang bagay sa'yo yung kanta na to. Kantahin mo nga, try mo nga kantahin to. So, okay. yung challenge din sa akin, yung mga songs na nire-request nila paminsan na, parang wala yata sa ano ko yun, ha? Wala yata sa linya ko yun. Pero sige, try natin. Why not? Try natin, Ano naman eh, kumbaga itong mga performance, yung mga songs tsaka yung performance ko sa Dapat Hapon Sessions, sort of, giving it back to them for supporting me for the past 10 years, man. So yeah, more than mga siguro, di ba? More than. Well, yung solo career is true, yung true. Nasa 10 years na, yeah. From 2010. So yun, parang gusto ko lang silang kantahan, alam mo yun? Gusto mo lang silang kantahan kasi gusto nilang makinig eh. So
which is very, very heartwarming. Of course. And I'm sure they're very thankful and grateful. And let me say this also, pare, part of the appeal of doing that for you when I would see it is the rawness of it nga, na hindi ka planado, hindi siya curated, hindi siya edited, hindi siya produced. Oh no, ako. Oh no, inom muna ako tubig. Oh, si ano, nakikinig. You know, that's part of the whole appeal of what you're doing. Kung merong masterclass for hosting, pare, baka mag-enroll ako or something. Sabihan mo ako kasi yan mismo. Sabay tayo. One on one. Oh. Sabay tayo matuto. Ang galing eh. Ang galing ng mga nag-host minsan na dire-dire. Yung tatlo, sila Samo IG. Oh. Pag nakakasama ko sila sa mga weddings. Oh. Man, sobrang saya ng mga tao pa. Yung saya ng mga tao, nakikita mo pag nag... As in, on point palagi yung sasabihin. Yung dire-diretso, walang... You know, that's years. Ang galing and, eh. Yeah, that's years and years of them working together and Tatlong 'yun. Oh, and as in, nakakatawa talaga sila. Correct. And every day they're still doing it on That's right. That's right. On this platform. Mamaya pagkatapos natin alas 4, meron na naman 'yan. So, you know, that's just bow tayo. Yung mga master talaga, yung mga idol. Grabe so, sila. Grabe okay. sila. Kung gusto nilang magpa-seminar 'yun. Johnoy Danao is with us here, Magic 89.9. Speaking of dapit hapon. Yun, ito. Dito ko kinuha yung title nung show. There's something about yung dapit hapon, yung tapos na yung araw. Nakikita mo na yung sunset. Mm. Pero hindi pa. Hindi pa tapos. So, ngayon, ang parang pwede mo nang i-assess kung, okay na ba yung araw ko? Okay. Okay, sige. Parang hindi ako ngayon hindi ako productive ngayong araw. Bawi ako bukas. So, yun yung mabilis na lang yung turn around. Yung antayin mo for next day, hindi na siya sobrang tagal. So, I love Dapit Hapon, man. Well, we love it. We love the song. We love the sessions. We love Johnoy Danao, who's with us here. Yung nami-miss ng wife ko, actually, yung pagpunta sa beach. Oo, I'm sure. Mahilig siya. Tayo. Dapit hapon. Dumating na naman ang dapit hapon. Isang araw ang nagdaan. Uuwi nang walang nag-aabang. Heto na naman. Parang kailan lang ikaw ay dumating. Naging langit ang mundo. Saksi ang buwan sa tamis ng suyuan. Heto na kaya ang pag-ibig nga naman. Kapag nararamdaman, isusugal mo ang iyong puso. Ibibigay ang lahat pagkat hindi sintiya ng pagsapit ng bukas. Sa gitna ng gabi, isip ay lumalalim. Di madapuan ng anto, kinukurot ng iyong alaala. Kamusta ka kaya? Ang pag-ibig nga naman. Kung di na maramdaman, di kayang pagtakpan ng sumpaan. Ang sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hahayaan mong lumisan. Paalam.
lang. Paalam. Paalam. Mahal. Umaga na naman, babangon ng muli, isa-isang ilalakip sa aking puso na iwan mong bakas. Yes, ang walang kakupas-kupas na boses at mga kanta ni Johnoy Danao live here at Magic 89.9. Extension po ito ng Dapit Hapon Sessions, kwentuhan at kantahan. Oh, basically, episode 4 na ba ito? Tanghali, eh? Tanghalian version. Ah, hindi, ano na ba? Alas dos na? Siesta. Siesta version. At sigurado hindi ka tinutulugan ngayon. Maraming salamat for those okay who are watching. On, sarap din sarap din matulog talaga eh. Sa hapon. And no? It's okay. It's okay because it's fine. By tomorrow, this week, this will also be on YouTube, on Spotify. You can rewatch, re-listen. Nice. To the live drive sessions. My name is Boom. The Lakers win it. Yes, again. Man. Oh, ayan, gusto kong gantong basketball ba tayo ngayon? Kasi gusto ko yan. When we met more maybe almost a decade ago, here in this station, obviously, you were guesting on Good Times. It was the first time I met you, long ago. This was, diba, dati pa to. Alam mo yon, yung unang araw mo dito sa Magic. Yan yung mga una natin na pag-usapan eh, NBA. Eh. I knew you were Kobe, a diehard. Man. Yeah, Kobe. So, man, what a year! Tell me about your thoughts about the Lakers year, the loss of your icon, of everybody's icon, and then of course the win in the bubble playoffs. Sige nga, how does John Oy encapsulate this? So, doon sa mga hindi nakakakita ng mga tweets niya. tatlong basketball teams lang nakakapag paiyak at nakakapag pasaya sa akin. Number one, yung Pure Foods franchise, PBA. Ito ba yung mga the patrimonyo? Patrimonyo yan. Doon ako, yan. Okay. Mga patrimonyo ko din yara days. Pangalawa yung UP basketball, of course. Tapos pangatlo yung Lakers. Yan. So, nung nabalitaan namin ng wife ko na, as in, parang madaling araw yata namin nabalitaan yun na. Madaling araw. Tama. Oo, na. When he passed away. Napasigaw yung wife ko eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa totoo lang kasi halos kaedad ko lang si Kobe eh. Kaedad ko lang siya halos eh. So, tsaka siya talaga yung, siya yata yung unang-unang NBA star na naging fan talaga ako. Like, fanboy na fanboy ako. Did you ever see him here? The three times or four times na nag-visit siya dito? Hindi ako nakapunta kasi nung nandito siya, meron akong show noon eh. Mga gig. Kaya sayang talaga. Oo. Pero okay lang. Naiyak na lang talaga ako, man. As in, naluha na lang ako. Tahimik lang ako. Yung wife ko, niyakap na lang ako. Ganun. Kasi medyo tragic talaga yung nangyari. Biglaan. So, regardless whether you're a fan or not, it's a tragic accident for everyone in that. Pati sa mga kasama niya, di ba? Correct. So yun, sabi ko, ano kaya mangyayari sa Lakers nito? Kasi posibleng mapagkuna nila, grabe naman, kukuha sila ng championship dahil sa
pagkawala lang ni Kobe. Posible. Mm-hmm. So, okay. Yun. So, sige. Move on tayo kahit papano. So, yan. Napunta sa amin si Anthony Davis, syempre, di ba? Right. Bago mo ituloy ang sasabihin mo, Johnoy, tanungin mo na kita. When LeBron came to LA, ano pakiramdam mo? Were you a fan? Were you happy about that? Your honest feelings about it a couple of years ago? Hindi ako LeBron James fan. Okay. Hindi. Pero okay. Laker fan talaga ako. So nangibabaw so, yun? Oh, so whoever plays for the Lakers, man, right, kahit sino, right, kahit sinong pumasok dyan, magiging parang by default magiging fan ako ng player na yon, from Shannon Brown to right, lahat ng mga right, players nang nadumaan sa Lakers, maliban sa iba na talagang hindi masyadong nagamit, alam mo yon. Pero tinanong ko kasi yon, dahil di ba si LeBron, di ba, very polarizing player, a lot of people love him, a lot of people don't like him, let's not use the other word, di ba? Or not fans, fan or not fans. But where were you in that discussion prior to him coming to the Lakers? You said you were not a fan, pero nasan ka doon? Pero I know na he's one of the greats, man. Like okay. Facts 'yun, man. Hindi na madedenay yung facts kasi. Agree. Like 10 straight championship finals appearance. Sino bang nakagawa noon? So facts 'yun. Hindi wag natin i-take away kay LeBron lahat 'yun. Pero hindi agree, ako yung agree. Oh, alam mo 'yun. Pero yung puso ko, kumbaga, kay Kobe talaga. Right, kung meron akong pipiliin na para sa akin, right, ay greatest, pare, si Kobe Bryant 'yun. Kasi right, naapektuhan niya yung buhay ko, man, eh. Hindi lang basketball, eh. So para sa akin, ganun yung effect sa akin ni Kobe. So, magkakaiba tayo talaga, syempre. Lahat ng tao magde-debate yan. Yeah, right. Pero yung nung pumasok si LeBron sa Lakers, syempre, wow! Parang ibang klaseng trade na, parang Shaq. Yung pagkasign, nung pagkakuha kay Shaq noon, na instant, ano ka kagad kasi, instant contender ka kagad, eh. Pagkasama mo si LeBron, eh. Like when Shaq came, instant contender ka agad yung Lakers. So, nung time na rin na yun, nung si Shaq pumasok sa Lakers, ganun din, hindi rin ako sobrang fan ni Shaq. Correct. Pero, kumbaga, wala, eh. Dominant player. Bakit ako hindi dyan? Right. Alam mo yun? Right. Sa kanila na yung business side, sa kanila na yung... Ako yung pagiging Laker fan, yung concern ko actually. Importante, so, manalo kami ulit. The reason why I'm asking, you know, again, I usually don't talk sports here on the show, but when I have a guest who is as passionate about his team and about basketball as he is of his music, I have to, you know, indulge myself. That's right. Myself. Ako din. Gusto ko rin pag-usapan. Diba? Lalo na nag-champion kami, pare. So, paano ka nag-celebrate? Bago natin iwanan yung topic na yan. Congratulations. Paano ka nag-celebrate? Sigaw. Sigaw ng malakas dito sa bahay. Nabulabog ang kapitbahay namin. At syempre, nilabas ko. Did you ever doubt? Na mananalo? Oo nga. Did you ever doubt in the playoff run? Nagduda ka ba? Mukhang delikado tayo sa Clippers kung magkita kami ng Clippers. May mga ganun ka bang in-entertain na thoughts? Gusto kong makalaban sana yung Clippers, eh, para magkasubukan na, di ba? Ako rin eh. Para mawala rin yung usap-usapan na. Pero hindi namin kasi trabaho na fans ng Lakers na hindi pumasok yung Clippers. Eh, trabaho nila yan, eh. Oo naman. In other words, they did not end up to their deal. That's true. So, yun yung parang palaging sinasabi ng iba na, yun nga, ako, eh, wala, masyadong madali daw yung path for the Lakers this year. Not really. Hindi naman. And even if it were true, let me just say this, di na nila kasalanan yun. That's not on them. Yun din. That's right. It's not on them, eh. You do what you have to do, right? That
for example, nung three-peat ng Lakers, and sino nakalaban nila? Sixers, Nets, ano yung last? Tama-tama. Di ba? That's hindi, right. Hindi. Yeah, yeah. So, they're not powerhouses, in other words. Powerhouses. So, ganun talaga. Ay, wala, dominating si Shaq tsaka si Kobe. So, yeah, not your fault. Let us enjoy this. So, kung gusto nilang bumawi, sige, gumawa sila ulit ng team ng super team para magkasubukan talaga. Syempre yung Lakers hindi naman siguro sila magre-rest na lang sa laurels nila, di ba na? Oy, nag-champion na tayo isa. Kuhan, malamang may ginagawa silang usapan with other teams ulit para to bolster for sure their lineup. Hindi naman yun. Kaya ako hinintay sa mga bandang third segment tong pag-usapan na to para maka-warm up ka muna ng konti dahil eto na. parang wala akong sa lahat ng parang nababasa mo sa Twitter, sa Facebook, sa lahat ng social media about yung NBA na grabe talaga sila sobrang passionate minsan ng ibang fans. It's just basketball, man. Like, on both sides. The love and the non-love. Grabe, ano? Grabe sila. Eh, ganun talaga ang sports. Believe me, I should know. You know, being in that industry for 2 decades, you know, so... and in the UAP, as you know, ganyan din yan. Balikan dyan with your school, of course, UP. UP, come on! In the last few years. Okay. Ang ganda ng mga nakuha yata naming players for next season. Supposedly for this, baka next season na yun. Next season na. Tignan natin kung anong mangyayari. Johnoy Danao is with us here at Magic 89.9. 2 songs down, 2 more to go, and a few more conversations. And of course, he's got some merch. He's got some gear. Oh, that's right. That's right. Let's talk about that after we get to our third song, which is this is an incredible song. Di ba dalawang version nito? Isang ganito na kasama ang ating kaibigan na si Clara Benin and another one na band version ba? Tama, no? Maganda rin yun, eh. Okay, yung version na pang banda. Ikwento ko na bago ako magsimula. Sige, go. Actually, nilapitan ako ng kaibigan natin si Jason Magbanwa na magsulat ng song for a client. That's right. I remember. So, yun. That's right. Yun. Kaya ako sinulat yung right time. But then, nung pagkatapos nung lumabas na yung full version, sabi ko, parang okay din gawin to na ano lang, yung acoustic lang talaga. So naisip medyo kong, folk. Oh, maging duet siya kaya naisip ko si Clara talaga. Sobrang fan ako ni Clara. Beautiful. Ako rin. Yung ang puro ng boses ni Clara. She's not faking it. It's just awesome to hear. She is what she is. She does what she does, and she sticks to her sound. Ay nako, Clara. Anyway, this is Right Time. Sige, let's talk about it after. Right Time, Johnoy Danao, Magic 89.9. Pains of the past make for a guarded heart. But he saw her light and walked right in. It felt familiar, felt like home. With a broom in his hand, he swept her off her feet. Lonely days and nights have long been gone. What once was lost has now been found. Like the stars to the dreamers, like the sea
to the shore with a hand to hold. The future has been told, and she said, it's the right time to fall in love again. It's the right time to be loved again. It's the right time to feel this way again. It's the right time. It's the right time. Once in a while we meet someone who'll stay and lift us up to heights we never knew. We share the saddest of sorrows and never feel alone ever again. So we say, it's the right time to fall in love again. It's the right time to be loved again. It's the right time to feel this way again. It's the right time. It's the right time. Time to say yes to this. It's the right time to give in to this bliss. It's the right time. It's never late. Hearts won't break. Time won't fade. Love like this. Time won't fade. A love like this. Right time, Johnoy Danao here at Magic 89.9 on the Live Drive Sessions. My name is Boom. Yes. Darating din tayo dyan. Sabi nga ni Ebe. Sure yan, man. Kasamang Ebe, nung nandito siya, postponed lang. Na-move back lang. Totoo. But we will get to all of that. And speaking of, ayan, if you want to get in touch, Johnoy, there, that's the on your screen social account for online gigs. I'm so happy you sang this song. Remember when you messaged me, I said, oh yeah, kwento ko lang sa'yo, no? So we are both fans of Clara, obviously. We both sing. I wait lang, ha? Correct ko lang, ano, Johnoy Danao Music at gmail.com. Johnoy Danao Music at gmail.com. Dagdagan natin. We're both fans of Clara, and we both sing praises. You were on my show, both of you. I'm so happy. When she was on the show, I was supposed to surprise her. Na, kasi meron kayong ginawang cover ni Taylor Swift, right? Which, you know, again, blown away with that version. That version. Ang hirap nun, na. Ang hirap na ba? Ang hirap ba ng pagkagawa? Medyo mahirap siya. Kasi from mababa.
Pero ang ganda na labas eh. Oo. But anyway, I was going to surprise her. It was fun doing it though. Oh, palapasin natin si Johnoy, pero yun nga, we know the limitations of, you know, of these virtual platforms, medyo mahirap. That's right, yung delay talaga. Kaya so ang weird ng inquiries ngayon ano, like pag merong magtatanong sa'yo, pwede ka ba sa gig ganyan? Pwede ka bang perform pre-recorded? It's just grabe itong ginawa ng pandemic, man. Like, hindi ko na-imagine. Like, for example, hindi ko na-imagine na magpa-perform palagi online. Like, or right. Sort of magiging format na to ng performance talaga. Hindi ko siya nakita. Siguro paminsan-minsan, pero hindi eh. Kasi yung difference kasi talaga ng although yung audience nito malawak actually eh, pero iba pa rin talaga yung ano yung face to face talaga. Okay. Iba talaga. Oh, sabihin ko sa iyo kung ano yung just the feedback ano, si Raymond Marasigan did say the advantage obviously is that you actually have the ability to hit more people. Yeah, that's in right, terms that's of right, that's eyeballs, right. Kasi nga, because it's all online, they don't have to leave their houses. Or kung hindi lang 300 people, you can attract as many as 10,000 if you want to, if it's that's promoted right, well, that's whatever. Right. So that's the advantage. But going to what Clara said, and what Ebe said, and what you said, there is a circular energy in the room pagka nagperperform ka, katulad mo, kunwari, sa Conspiracy, or sa 70s, or ang the now closed route, 196, diba? Because the energy, as Ebe said, just revolves, parang nagba-bounce around. So pag mag-isa ka, wala kang ka-bounce. Yun yung sinasabi. Kwarto lang. Meron mo. Kwarto. That's right. So iba eh. Iba talaga eh. But, you know, it's funny. Clara, you mentioned Clara. She said when she was here on the show, she actually was one of those who parang nag-thrive siya in the pandemic. Kasi that's right. O sabi niya, kasi nga loner siya to begin with. Kilala mo naman siya, kaibigan mo siya. She's not one of those na, diba, na super outgoing. So she was in a shell and she liked it and it gave her more opportunities to create. Kaya sabi mo nga, kanya-kanya yan. That's right. Oo nga, si Clara. Marami siyang na-release na songs and ang gaganda ng mga performances niya sa live stream actually. Pag pinapanood na. Right, and thank parang nandun siya sa ano, nandun siya sa comfort zone na yun na ganda. Yun nga kasi yung ito, like for example, yung mag-isa kang nagpo-perform, iba talaga men eh, like hindi ito yung kumbaga hindi ito yung pin, I did not sign up for this actually. yun yung sa totoo lang. Oh, nung imagine ko na maging musician, mag-perform ng live, hindi ganito. Right. Pero syempre, you have to adapt. Like, right. Sa tingin ko, hindi na siya, like, kahit na siguro bumalik man yung live normal scene. Right. Magkakaroon pa rin ng ganito. It's a great format, so actually. I think so too. It will be an alternative it's a great format. Especially for, lalo na, if somebody internationally wants to hire you, now there's no That's right. Walang boundaries. Walang boundaries. But imagine, like, meron lang sa yung naka sino yung nagkumakanta na yan na sa, hindi mo alam pala producer pala ni Taylor Swift or something, di ba? Hindi mo masabi. Yeah. So I think yung opportunities namin ay kahit papaano lumawak actually. Kasi pag nung wala pa yung hindi pa namin ginagawa ito. Yun nga, hindi namin in-imagine na magpa-perform on a weekly basis or mag-guest ng ganito like tayo. Right. Correct. Normally, nandyan ako sa studio nyo, di ba? Dito ka. So, tsaka yung airwaves lang yung makakarinig sa atin. Wala kayong, malamang hindi nyo pa or nagla-livestream na kayo nun, di ba? Which is streaming through Twitch. But, I mean, yeah, I know what you're saying, though. Hindi regular na yun yung go-to mo. Oh. Primary platform na nga nangyari. Oh. And then yung sa pa palang advantage Boom na para sa akin for the musicians ay natuto ang mga
musicians na about audio. Ah, okay. Na oh, yun ang kinikwento ni Ebe, parang na ano siya lalo. Oh, they have to learn it. Eh. Nawala na yung mga tao around them who would fix up stuff for them, for you guys, whether kaibigan nyo o hindi. But usually, syempre, on certain gigs, papatong na lang kayo, tutugtog na lang kayo kasi may na sound check na. Ngayon, you had to do everything on your own. I think it's an advantage for everyone. Like parang plus. Of course. Sobrang plus 'yon na natuto kang mag-mix ng boses mo. Right. Para kasi naririnig mo na yung boses mo sa headphones madalas eh. So matututo ka na ito palang microphone na to ay bagay sa boses. Kasi dati hindi mo concern 'yan eh. Like pupunta ka na lang sa gig o meron namang nagme-mix sa may sound engineer eh. So correct. Ngayon, sila na magtitimpla. Sila na magtitimpla. Ikaw, kailangan matutunan. You have to learn reverbs and stuff. Alam mo yun, tamang reverb. It's just nice kasi magagamit mo siya actually kahit na bumalik na yung live, yung live scene ulit. Magagamit mo talaga. And dun naman sa mga artists, kasi meron din mga artists na meticuloso from the very start. At least from that department, medyo hindi sila nag-struggle, ano? But as I always say, pare, you know, with crisis comes opportunity, and that was the opportunity for you. And ito ba yung rason din kung, ito, pag-usapan natin yung merch sa tindahan mo. Sabi mo nga, di ba? Meron akong tindahan. No? Was it part of it na parang, to be creative and to come up with merchandise, kwentuhan mo kami, and where can we get that stuff? At ikaw pa rin bang maghahatid sa bahay? Ay, hindi na. Oh, hindi na. Ginagawa ko ni Johnoy dati yan with the CDs. Oh. That was his thing. He would bring it to, di ba? Personally, yun. Siguro, yun yung dinedeliver. second year solo career ko nun. Right. Nung solo career yan, ginagawa ko. Anyway, pakita ko lang to. Personal. Yun. Boom. Sige lang, go. Yan, makikita nila yan. Yan yung link. You can scan that. Yan. Yan yung official store. Naisip ko lang kasi, naisip namin ng wife ko na habang hindi pa normal, sabi nga nila. Magandang makita ka ng mga tao through shirts, malaman nila na merong Johnoy Danao musician na merong mga ganitong songs. Ito yung discography. Meron kasing shirt na discography shirt yung tawag. Right. Nandun yung songs ko lahat sa likod ng shirt. So, sa totoo lang, marami pang hindi nakakarinig sa akin eh. So, yun. I was just going to say that, Johnoy, na this pandemic also introduced a lot of people, whether you're an artist or an audience member or fan, to different kinds of music. Kasi you had the opportunity, you had the time, and there might be some new people who are introduced to you for the very first time. That's right. Yun talaga yun eh. Hindi mo, like, wag mong isipin na kilala ka na or hindi. Araw-araw, every year, merong bagong makakarinig sa'yo. So, don't stop performing, don't stop creating music. Hindi talaga nagtatapos yan unless mag-decide ka na natapusin mo actually. So, like, sabihin mo sa sarili mo, tama na. Pero yung growth mo as a musician, hindi yan ngayon lang, hindi yan kahapon. Bukas, kailangan, yung sinabi ko nga, kasama to sa growth mo na natuto kang mag-mix ng sarili mong kanta, ng sarili mong music, natuto kang mag-record sa bahay, natuto kang gumamit ng camera, like yan, natuto kang makipag-usa. And the conversation part of it also, and hosting in your case. Diba? So, yun yung mga ano, yun yung makukuha mong mga positive dito sa nangyari actually. Ayan po yung official merch store. It's being flashed on screen. Yes, by, yes, yes, Johnoy. Yes. Check it out. as we get to the last song,
for Johnoy. Kwento, mag-usap pa tayo saglit. Sige, kwentuhan pa tayo, man. Oh, sige, kanta muna ako. Kanta muna ako. Sige. Okay. Oh, one last. Tapos, all right. Johnoy Danao, right here on Magic 89.9. Salamat sa mga nakikinig, ha? Tsaka nanonood. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo, magsama habang buhay, nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, tag-init o tag-ulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako di nag-isa, tayong dalawa may kanya-kanya, sa isa't isa tayo ay sumasandal. Bawat hangad kayang abutin, sa pangamba'y di paalipin, basta't ikaw, ako, tayo magpakailanman. Kung minsan ay di ko nababanggi, pag-ibig ko'y di masukat ng anumang lambing, at kung magkamali akong ika'y saktan, puso mo ba'y handang magpatawad? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan, tuwing ako'y iyong hagkan, umabot man sa ating huling hantungan. Kapit puso kita ang hahayaan. Ngayon at kay ikaw at ako. Ikaw at ako, Johnoy Danao, here on Magic 89.9. Ilang million, how many million streams na ba ito on Spotify as we speak, this classic of yours? 4 million streams, more than 4 million. Damn, man. How does that feel? I mean, as an artist, you see something like that. 4 million streams, a decade in the business. How do you feel when you see something like that, John? Siyempre, nakakataba ng puso. Yun naman yung parang gusto mong mangyari sa music mo, di ba, na maraming makarinig actually. The more the merrier actually. Right. Oh. Hindi naman dahil sa parang gusto mong alam mo yun, kumita actually. Siyempre, kasama na rin yun. Kasama yun, right. Kasama na rin yun, siyempre. Pero ano lang yun, hindi yun yung main goal.
Yung mm-hmm. gusto mong marinig ka ng maraming makarinig. Maraming makarinig. Yun talaga yung pinaka-goal para sa akin eh. Hindi, kasi hindi mo naman siya ilalabas kung ayaw mong pakinggan ng tao. So, parang hindi ko parang ganun. But it must still feel surreal to a certain degree, you know, na after all this time, 10 years as a solo artist now, mm. all these collaborations with, obviously, we talked about Clara, 3D, JNY, all of these things that mm. you've done, you know, and all of the success, diba, that you've achieved. May mga commercials pa, may mga jingles pa, yung mga ganyan. Mm. Ito ba eh, parte ng plano? Was this part of the plan when you started? Or ito eh, you know, nangyari na lang and these things were just blessings upon blessings for you? At sa totoo lang, hindi, nung una ko nilabas yung mga songs, hindi siya, gusto mo lang, kung nung pinakauna talaga, gusto mo lang makalabas. Yun yung goal palagi ng isang artist para sa akin eh. Okay. Makalabas ka ng album, like yun, okay. Yun yung first step. So anything na mangyari from it, like magkaroon ka ng 4 million streams, more than 4 million streams, yes, pero the fact na that's nilabas your most mo yun, streamed song ano so far that is the most streamed song so far yeah. So after mong nalabas yung album mo, tuloy-tuloy kang gumagawa ng albums, second, third, fourth album. Yun nga yung sinabi ko kanina, hindi siya, wag kang tumigil. Kasi, depende naman kasi, sa akin kasi yung success, magkakaiba siya. Sa akin, successful right, na yung right, 4 right. million stream. Oh, so, wag kang tumigil. Tuloy-tuloy ka lang. Para to sa mga aspiring and yung nawawalan na ng gana na correct, kasi dahil sa pandemya yung mga dahil sa mga nangyari at sa mga initial na resulta ng kunwari naglabas ka ng album tapos parang hindi masyadong alam mo yun nawalan ka mga drawback mga initial konti lang nakikinig sa akin. Right. Hindi, okay, hindi. Gets lalo go. Nang hindi wag kang tumigil lang, wag kang titigil. Yung nilabas mo ay yung nilabas mong song, kung sa tingin mo para sa iba ay hindi maganda, gamitin mo yung motivation na teka. Kasi yung feedback ng tao, hindi lang naman ano yan eh. Meron ka rin makukuha dyan. Kahit na, kung ayaw nila yung song mo, ayaw nila. Tingnan mo siya as parang, ano bang ginawa ko dito sa song na to na hindi masyadong nagustuhan ng mga tao? Okay. Kailangan mag-adjust. Parang playoffs yan. Mag-adjust ka ng place mo. Yeah, of course. Okay. You have to keep trying. You have to adjust the eye. Parang ganun. So, huwag ka lang tumigil. Pero, congratulations na nilabas mo yung album na yan. Yeah. Malaking step yun eh. Malaking step yun. So, looking down the road, how do you finish the year? Para sa'yo. Bago kita pakawalan at Johnoy dito sa ating live drive sessions, what is the year Man. Looking like for you first? And then, i-plug na rin natin yung again dapat hapon sessions kung kailan yung next tsaka yung merch mo ulit. Pero yun muna. What is the do you have plans? Have you made plans? Can you even make plans in a situation like this? Like this rather? Well, yung naisip ko ngayon ay may plano na maglabas ng bagong mga kanta early next year or halfway next year. Okay. For this year, I think the Lakers winning the championship, okay na ako. Actually, sa totoo lang. Kumbaga, nasakop na ng Lakers championship yung taon ko.
Kumbaga, kuota ka na. Kuota sobrang ka aga na. Ng sobrang aga ng Pasko sa akin. Pasko. Oh, sa totoo lang. Yung sinasabi ko nga sa iyo kanina, yung mga teams na nagpapasaya talaga sa akin, yun, Lakers, right. Pure Foods and UP Basketball. Yeah. Well, yun talaga case, eh. Oh. If that is the case, Merry Christmas. And ito pala. oh, go. Well, syempre yung last na dapit hapon sessions, yun yung gusto kong paghandaan kasi it would be a Christmas show. So, uy, nice. Balak naming siguro mas normally kasi yung dapit hapon sessions mga isang oras, ganun, 10 songs, halos isang oras. Oh, grabe. Oh, yeah. 1 hour and 15. Balak namin haba, parang balak namin habaan for this last episode. Nice. Hanapan namin ng yun, ganun ulit. Hihingi kami ng mga requests nyo from Twitter, Instagram and Facebook. So wag nyo kalimutang i-follow yung mga social media accounts ko at Johnoy Danao naman lahat. So isa lang yan yun nandiyan sa screen. Yan na yun, wala na kayong ibang iisipin. And yun and yung last for yes. Mm. Hindi pa namin alam kung kailan sa December but definitely every one Sunday yun eh. So isang Sunday hanap kami ng pinakamagandang Sunday sa December. So medyo habaan namin yung dapit hapon sessions for you. And of course the merch again is available, yep, on your official online store. That's and right. If you want to get in touch with him, Johnoy Music. Johnoy Danao Music. Official merch store. Yeah, maraming salamat to Midnight Yun. Love who is taking care of us here. And of course, Johnoy Salamat. Music. Sino yung salamat yung ano natin? Sino yung tech natin ngayon? Na nag-asikaso sa atin? Producer natin, si Midnight Love. Tawagin na lang natin. Ayun, Midnight producers. Love. Sir, maraming salamat. Yung mga nasa likod... Yung mga nasa likod ng mga ganitong shows, like nag-aasikaso sa sound namin, nag-aasikaso ng stream. Timpla. Yan, nakikita niyo yan, yung timpla. Pasalamatan natin sila. Para, naku, Diyos ko. Hindi ganito yung stream namin kung wala yan si... Wala. Kung iaasa, kung iaasa sa atin dalawa. Oo. Alam mo yun. Oo. Marami salamat. Pasalamatan natin. Pasalamatan natin yung mga yan. Oh, salamat sa lahat na nanood, lahat na nakinig, pati my wife is also tuned in. She was tuned in. And hello to your wife. Hello to your dogs. Merry Christmas, pare. Maraming salamat. Ah. Salamat, man. Thank salamat. You very much. Ah. Thanks good for listening you. And watching. Salamat. And good luck to UP, your school. And, next year. Mag-ingat ka. And be safe, okay? Stay healthy. Yeah, I will. Bye, guys. Here on Live Drive Sessions, my name is Boo. I'll see you next time. I'll see you Friday Madness this coming Friday. Thank you for listening. This is Magic 89.9.